Magandang gabi, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik Magpugay. Well, mga minamahal, kahit papaano, nagkaroon din ng utak itong si Robin Padilla. Sa 10 niyang ginawang mali, nagkaroon din ng isang tama. Hoy, pupurihin natin dito si Padilla. Pero, hindi ko pa naman totally na sinusuportahan itong kanyang panukala. Not unless, makinig kayo, mga minamahal. Actually, natatawa ako dito kay ano eh, kay Robin Padilla. Sa finaled niya po na bill, murang masasagasaan itong si Kibulay. Mukhang masasagasaan itong kanyang patron. Ito kasi yon, mga minamahal. Pag-usapan lang natin to ng saglit ha. So sabi dito, Robin Padilla files bill seeking death penalty as heaviest penalty for rape. So pag unang papakinggan ninyo, maganda. Kasi syempre mga minamahal, death penalty for rape, talagang kahit si Kibuloy sapul dito, 'di ba? Although maganda tong panukala na to, pero dapat pag-isipan pa din. Kasi kahit nga din ako, hindi ako basta-basta oo. Kasi alam nyo naman mga minamahal, ang death penalty is anti-poor. Pero nakalagay naman dito, heaviest penalty for rape. So sa rape lang din naman yung issue dito. Pwedeng umagree si Mima dito na pwede ding hindi, kasi what if fabricated yung crime, 'di ba? Pwedeng set up. So mas maiging pagdebatehan muna ito sa Senado, nang sa gayon malaman natin yung bawat opinion at kuro-kuro ng ating mga senador, mga mamamayang Pilipino. Pero ako mga minamahal, siguro out of 100, 70% support ako dito sa death penalty for rape. Rape lang ha, rape. Hindi naman po in-state dito na death penalty para sa lahat ng merong nagawang mali. Wala pa naman. Ito po ay specific lamang po sa kasong rape. Sana yung mga corrupt official din, no? Diba? Nilagay din dyan. Anyway, ito kasi yon mga minamahal. A little background lang, ha? Meron kasi atang isang artista. Isang artist na parang biktima po ng harassment at ng ano, abuse. So, nang dahil sa artista na to, eh syempre si Padilla, artista din yan. Sabi ko naman sa inyo, diba? Ay, malamang ipagtatanggol niya yung kapwa niya artista. So, ngayon, syempre ganito din yung nangyari kay Miguel Subiri, diba mga minamahal? Si Miguel Subiri, tapos itong si Bong Revilla, nagsalpukan. Nang dahil lang sa paa. Kaya ngayon, ang nangyari, suporta. Ang suporta ni Padilla ay nasa kapwa niya artista. Kaya yung mga artista bumoto po kay Mig Subiri na ipatalsik. So ngayon mga minamahal, eto na nga. Meron pong isang artista na naabuso po, na naging biktima ng harassment at abuse. So ngayon itong si ano, abo po yun sa sexual harassment ha mga minamahal. O si Sandro Mulak pala, oo yun. May nag-comment si Sandro Mulak. Partida, artista na yun, diba? Pero parang kasi nabullshitan lang din ako sa part na ano eh, tawag dito. Bakit yung naging example is yung artista? Eh, alam nyo naman, artista na yun. May kakayahan yun na ipakulong yung tao. Lifetime imprisonment yun. Pero bakit pag normal people, bakit parang walang kibo? So parang medyo para sa akin, unfair. Ginawa nilang ano eh, ginawa nilang model yung isang artista para dito sa kasong rape, para dito sa ano, sa panukalang death penalty. Mas maganda sana kung yung naging model nyo is yung normal na Pilipino. Anyway, pantay-pantay din naman tayo, tawag dito, I mean, naabuso siya, deserve niya din ng ano, tawag dito, deserve niya din
ng tinatawag na justice. Pero mas maganda sana kung yung naging model dito para maipatupad yung death penalty para sa Reef is yung normal na Pilipino, yung normal person ba. Pero kasi ang nangyari dito, naging model yung isang artista. Pero anyway, good job pa din. Kasi when we say death penalty for rape, applicable naman to sa lahat. Applicable to sa lahat ng mga may kasong rape. So, ang problema lang kasi dito, mga minamahal, medyo magiging bias din to at the same time. Bakit? O, si Kibuloy, diba? O, ano si Kibuloy? O, rapist din yan, di umano. So, baka pag dumating yung panahon, kunyari, naipasa itong bill na to, tapos may magreklamo kay Kibuloy, o, I am a victim of rape ni Pastor Kibs, o, tapos kakampihan din ni Padilla itong si Kibuloy. Diba? Yun yung iniiwasan natin. Kaya nga, medyo sabi ko nga sa inyo, hanggang 70% pa lang ako eh. Hindi pa ako nagpo-fully 100. 70%, bakit lamang? Kasi mga minamahal, maganda nga naman talaga ito. Para kahit pa paano, yung mga rapists, pamarisan, lalo pat malaki po yung epekto sa isang biktima. Kapag ito po ay naabuso ng sexual harassment, kabilang na nga po dito yung parang nagiging insane po yung biktima, nawawala sa katinuan, tapos yung biktima ng rape is parang gusto niya nang mag-attempt ng kamatayan kasi nga hindi niya matanggap yung nangyari sa kanya, 'di ba? Tapos yung 'di ba yung ni-rape na pinagbabantaan yung kanyang buhay, sige sasaksakin kita, 'di ba? So dapat talagang mayroong kalalagyan yung mga ganong tao. Alam nyo, yung itong mga taong to, yung mga libog nila, hindi nila kayang ano no, i-set aside. Hoy, para sa mga ganong tao, yung libog nyo, i-set aside nyo, mga punyemas kayo. Yeah. Anyway, may kulong din naman, mga minamahal, lifetime imprisonment yun eh. Pero mas maganda sana kung merong death penalty. Ang problema kasi dito, masyado ding anti-poor ang death penalty. Kagaya nga ng example ko sa inyo, ang naging role model nila, I mean yung naging model nila is yung artista. So parang anti-poor. 'Di ba? So kailangan pa bang mangyari sa isang artista 'to bago mag-file ng death penalty? Bakit noon? Bakit hindi nakapag-file noon? 'Di ba? Meron namang nag-file noon death penalty, pero parang ano, general, yung kay Bongo ata 'yon if I'm not mistaken. Yung death penalty kasi, mga minamahal, sa totoo lang anti-poor 'yon. Lalo pat may mga fabricated crimes, 'di ba? Kaya hindi magsasucceed talaga ang death penalty kasi napaka anti-poor nito. Pero kung yung specific lang naman na rape, 'di ba? Tapos meron din naman talagang malalim na basihan. So, pwede. Pero sa akin, dapat pag-usapan muna. So, ngayon, para sa akin, suporta naman ako dito sa bill na ifinild ni Robin Padilla. Kasi feeling ko matatamaan dito si Kibuloy. Hindi nga. Nako, Robin, pag-isipan mo yung mga fina-filed mo na bill, baka tuktokan ka ni Kibuloy. Pinahiram ka pa naman niya ng chopper. Pinag-3L ka pa naman niya sa TV. Ito yung nagiging problema kay Padilla eh. Padalos-dalos kong mag-isip. Diba? O, padalos-dalos kong mag-isip. O, hindi nag-iisip kung sumatotal. Pero sa kanyang hindi pag-iisip, may magandang hangganan din naman. Yung hindi niya pag-iisip kasi napunta siya dito sa death penalty, death penalty bill. Which is madaming a-agree at suporta sa kanya, mga minamahal. Ako, hindi naman ako 100% na suporta. Para sa akin, dapat ito ay pag-aralan pa din. Bakit? Kasi baka malay mo, ano ba yung mga grounds, diba? Dapat alamin muna natin yung mga grounds. Eh, paano kung hipo-hipo lang, diba? Guys, ako ha, ayoko sa mga rapist na yan. Ayoko sa mga tawag dito, yung mga nangihipo na yan, mga nangaabuso na yan. Pero deserve pa din naman kahit papano ng mga yan ang second chance kung lalo pat gusto nilang magbago. Pero hindi ko sinasabi na kunyari nakapag-rape ka na saka mo na ano, may syempre ikukulong yan sa ano na sila magsisi, sa kulungan na. Pero yung may mga klase kasi guys ng mga rape na talagang hindi ka patapatawad, katulad ng baby, 'di ba? May baby, nire-rape baby, hindi yun karapat dapat bigyan ng kapatawaran. Pero kasi may mga minamahal, nagiging balance lang din naman ako. Kasi kahit pa paano, syempre babae din si Mima Alicia. Meron din kasi mga minamahal na mga babae na pakarat din kasi. Ang daming pakarat ngayon, ho. Sa Manila, mga minamahal, ang daming pakarat na babae.
yung hindi nag-aayos ng kanilang sarili, alas 12 na, nasa gabi pa, o, oh, diba, nasa galaan pa, ay, wala din naman sana, hindi naman kasalanan ng babae kung ganyan sila manamit. Ang problema kasi, nasa kilos din yon. So, minsan, may pagkakamali din yung mga babae, pero, hindi ko naman sinasabi or sinisisi na mali yung mga babae. May pagkakataon lang talaga na, natural phenomenon na kasi ng mga lalaki yung ano yung mga kiligin. Yeah. So, tayo na lang yung mag-adjust sa mga ganung kaisipan ng mga taong yan. Pero, hindi lifetime na mag-a-adjust tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, just to be fair and just to be balanced, dapat pag-usapan ito ng Senado kung ano yung magiging grounds. Diba? So, balance ako sa side ng babae, balance din ako sa side ng mga lalaki. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang libog. Diba? O, mayroon nga akong isang ano eh, followers na crush ko. Pero hindi pa naman umabot sa punto na kinikilig ako, mga minamahal, may jowa akong babae, Diyos mio. Hindi, kinikilig lang ako every time na nakikita ko siya sa aking newsfeed. Ay, ang gwapo nito kahit matanda na, Diyos ko pa. Kinikilig si Mema. Anyway, yun po mga minamahal. Kaya lang naman ako nag 70% dito. Kasi, dali si Kibuloy. Nag 70% si Mema kasi dali si Kibuloy. Patay ka ngayon, Robby. Lakas, ang lakas ng amats mo. Ikaw ata yung papatay kay Kibuloy. Yeah. Well, anyway, maganda to mga minamahal, maganda to. Suporta ako 70%. Hindi pa naman fully 100 kasi gusto ko marinig yung kuro-kuro ng ating mga mambabatas kung ano yung kanilang mga opinion. Kasi minsan kailangan natin marinig yung side ng iba. Hindi pwede yung opinionated lang tayo, dapat pakinggan din natin yung side ng iba. Ganun ako, mga minamahal. Huwag tayong bias. So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.